1000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba, pero magkasing haba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kay misis ng tamang paghahanda ng pagkain. Pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa batas at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody! Mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody! Alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Homebody! Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ayan, hello, hello, hello sa inyong lahat. At magandang, magandang, magandang umaga po sa inyo lahat. At alam nyo na, pag Wednesday, sa ayot nyo sa gusto, ako ang inyong makakasama ngayong umaga. And again, Wednesday, it's Baklaran Day. So, ayan. Nako, ano bang nangyayari sa atin itong after Holy Week? Diba? At dahil dyan, pag Wednesday, GA Showbiz Chronicles. At hindi po ako nag-iisa. At maya-maya lamang ay narito na rin ang aking partner na si Miss Jamie Quinto. Pero meron kaming guest. Oh, diba? Huwag kang nervous, sir. Ayan. Ipapakilala ko na siya. Okay. Siya ay a former CPA devoting in the corporate world and decided to work in his own and currently conducting a ramp modeling training, event organizer and talent developer. Ay, medyo parehas kami nito pala. So, kami mga talent developer and talent discoverer. Ang taong ito ay walang iba kundi si Sir Russell Lagrosa. Ayan, magpakilala po kayo, Sir. Good morning, Direk, at ayan, sa lahat ng taga-subaybay sa iyong programa. Magandang umaga sa inyong lahat po. Ayan. So, alam niyo naman pag mga ganitong pag mga ganitong summer, hindi nawawala ang mga workshops. Alam natin yan, pagdating ng mga summers, nariyan ang mga, kung ano-ano mga pinagagawa ng mga kabataan. Nandiyan yung swimming lessons, yung iba nagbabakasyon. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, medyo nakakalungkot na kasi ilang araw nang nakakalipas na medyo inaano tayo ng lindol. So, wag ho natin kalimutan magdasal and ingatan ang ating mga sarili, okay? At dahil summer, papasok riyan ang mga kung ano-ano mga aktibidades ng mga kabataan. 'Di ba, sir? Ayan. Ang sinasabi ko ay nariyan din ang pagpasok ng mga workshops, mga dancing workshops, ramp modeling workshops, and syempre hindi mawawala diyan ang acting workshops kung saan kami nalilinya. Diyan sa ano na yan, sa ganyang paghatid ng mga
para sa mga kabataan na gustong matutong umarte sa television at pelikula. O nga pala sir, unang tanong ko sir, ano po si Sir Russell, anong natapos? Ako po isang graduate ng Bachelor of Science in Commerce, major in accounting. Last 2000, nag-take ako ng board. During that time, nag-o-office din ako as auditor ni isang malaking company sa Makati. So, 5 years po akong nag-o-office doon. So, doon sa 5 years na yon, hindi ko nakita yung fulfillment bilang isang empleyado. Okay. So, ako ay isang napaka-workaholic na tao, pero hindi ako masaya despite doon sa mga promotion na binigay sa akin. Pero may parang hinahanap ako sa sarili ko. So, after 5 years, nag-decide akong mag-resign. Tapos, nag-apply ako sa ibang company, pero hindi tumatagal. Siguro yung pinakamatagal lang is yung 5 years. So, dun, nag-isip ako na parang meron akong hinahanap, which is yung pagde-develop ng mga kabataan. So, nag-start lang ako mag-ano, isang batch lang sa ramp modeling workshop. Ah, so, pinaka-unan yung nagawa for the workshop is sa ramp modeling. Mm-hmm. Ano ba tawag doon? Ramp modeling ba or modeling workshops? Kasi di ba marami kasi ramp modeling. Kasi pag sinabi mong modeling, meron kasing sa commercial. Ah, okay. So, yung sa amin. So, more on, ito ay more modeling. On ramp. Ah. Mm-hmm. Okay. So, nung nag-start ka, syempre, kailangan mong makalikom ng mga estudyante. Mm-hmm. So, ilan ba ang staff mo? Actually, nag-start ako. Wala po akong staff. Mag-isa ka solo lang? Solo ko lang na ginagawa. Actually, hanggang ngayon naman solo kong... So, paano yun, sir? Yung, for example, itong mga enrollees na to is nag-undergo pa ba to ng screening or basta pag may pera mag-enroll then tinatanggap namin. Kasi ang sa amin naman is kahit anong itsura mo, since ramp modeling naman matutunan naman nila ang paglakad. So wala kaming pinipili. So nag-start ako dahil ang purpose ko lang is meron akong event, gusto ko may sarili akong mga models. Okay. Kasi nung first event ko, yung kinita ko sa ticket, hindi pa siya sapat dun sa binayad ko sa mga talents. Ah, okay. Ah, so pag rumarampa sila, automatic may talent fee na agad sila? Or wala pa. Kasi yung nagpa-event ako, yun talaga yung nagbabayad. Yung may talent fee na sila. Talent pero yung sila. Anong pinagka-iba nitong ramp modeling? Kasi diba, syempre, ang dami-dami mga maraming nagkakandak ng mga work, ng modeling workshop or ramp modeling workshop. Yung edge nyo dun sa ibang mga nag-workshop? Sa amin kasi, unlike dun sa ibang nag-undergo ng competition, sa kanila, focus sila sa competition lang. Wala silang binibigay na proper training. Sa amin kasi, proper training, tapos yung competition nila, yun na yung pinaka-recital nila. So, hindi sila makapag-recital hanggat hindi nila matapos yung proper training. So, masasabi ko na pag graduate sila sa amin, maayos na silang lumakad. Ah, okay. Ayan, batiin ko muna si Sherwin Marquis. Hello, magandang umaga sa iyo, Sherwin. Kay pasilip-silip dyan. Kasi sir, kasi kami, nagkakandak din kami way back nung nasa network pa ako. Pero wala kaming ramp modeling. Wala kaming modeling kasi nga
ang para sa akin mahirap. Mahirap. Hindi po namin ang tinuro lang namin more on film and TV. Ano lang talaga film more on film and TV production workshop and acting workshop for kids and teens and adults. So nakakita na kasi ako ng mga ano ng mga training for I think hindi naman to workshop, parang training lang sa alam mo na especially mga beauty queen. So may ganun ba kayo? Yung sa amin is more on ano lang talaga ramp modeling kasi magkaiba kasi ang pageant sa ramp modeling. Ah, talaga? Oo, kasi iba po yung eh di ba rumarampa din naman ng mga ano, mga pero iba ang rampa pag ramp modeling kaysa pageant. Aha, okay. So may kaibahan po 'yon. Pero kung ang training mo is sa ramp modeling tapos sasali ka sa pageant, malaking edge 'yon. Aha, okay. Mm. Pero kung nasanay ka sa pageant, papasok ka sa ramp modeling, merong changes doon sa lakad nila. Bali sir, kung yun pala itatanong ko pala. Ano yung mga ages nung ano na tinatanggap na? Tinatanggap niyo? 5 to 22 years old. 5 na bata? Mm-hmm. Actually so, last batch ko meron pa akong 4 years old lang. Pero maayos kasi na bata talaga. Ah, okay. Kasi may mga ano naman talaga, may mga bata naman kasi talaga na kahit for kung hindi naman pasaway, pasok. Pag marunong lang sumunod sa instruction, madaling turuan. Ang mahirap ang hirap kasi ng ano, ang hirap kasi ng mga kids. Ramis, ang hirap ng mga kids. Actually, meron kaming isang sumali dati na 3 years old lang. Yung isang mentor ko, walang ginawa kundi naghahabol lang sa bata. Takbuhan lang sila. So, yun yung iniwasan namin na kung below 5 years old, dapat marunong na talagang sumunod. Okay. Sir, ano daw, silip ka. Ano lang yan? Para makita din daw kayo. Ayan. Ako direct, pwede bang mag-indie film? Sherwin, sabi ko sa iyo, laging, pwede lahat. Hello kay Aaron Lee. Hello, hello, gandang G. Hello din, friend. Ayan. Hello sa guest niyo, sabi ni Sherwin Markley. Hello daw po, sir. Siya ay si Sir Russell La Rosa. CEO ba tawag doon? CEO siya ng La Rosa Entertainment Productions. So kung gusto mo, Sherwin, maging ano, rumampa sa... gusto mo maging ramp modeling ba tawag doon? Ayan, mag-ano ka dito sa Marikina. Marikina ang area nito ni Sir eh. Ayan. Sir, may ilang taon na kayo nagtuturo? 7 years na po. Ah, talaga? So, 2012. Okay. Doon sa from 2012 hanggang ngayon, masasabi niyo na rin po ba na itong La Rosa Entertainment Production since 2012? Yes. Ah, talaga? So, yearly ba itong pa-workshop nyo? Or every summer lang? Quarterly? Sa loob ng or... isang taon, meron kaming tatlong sir, batch. Tatlong batch po yung napoproduce namin. So parang trimester. Ano to? Kung baga sa tatlong ano, sa... Doon sa isang batch ng workshop sa isang taon, hanggang ano ba to? Or per batch sila? So maraming batches to? Per batch po sila. Tapos, after nilang matapos ng workshop, yung iba kasi magiging in-house models. Yung iba, okay. Aalis na. So pag nag-in-house sila, tuloy-tuloy lang yun. Dire-diretso. Pero iba yung workshop ng newcomer, iba yung workshop ng in-house. Hindi po sila magkaparehas. So, saan ang gagaling yung mga nagtuturo or kayo na mismo ang nagtuturo? Mga mentors ko. Mentors meaning? Mga in-house models ko na nagiging mentors. Okay. So, ang galing naman. So, pero ibig sabihin, pero itong mga ano, bago naging mentor itong mga to is, syempre nanggaling muna sa inyo. Workshopper din sila. Okay. Parang ako lang. Hindi, kasi alam yung mga kabadis,
hindi naman kasi porket like ko sinasabi sa inyo to na hindi ko naman sinabing ano hindi importante ang ano ang school or ang training, pero naniniwala din kasi kami na minsan ewan ko lang ha, naniniwala din kasi ako minsan na mas pabor sa akin, mas gugustuhin ko ang taong may skills kaysa may pinag-aralan. Although alam naman natin yung may pinag-aralan, pag tinuruan mo siya is matututo siya, pero hindi ganon kabilis. Or sabihin na natin, hindi naman lahat ng matatalino madaling makaka-catch up eh. Hindi kagaya ng mga taong may skills na nila, skilled na nila yun eh. Hindi na natin maaalis yan. So para sa akin, mas gugustuhin ko na ang taong may skills na talaga. Kasi konting enhance na lang kasi doon sa tao. Kasi marunong na siya. That's why, siguro gano'n din sa, ano, sa La Grossa Entertainment Production na sabi ni sir, yung mga mentor niya sa mga nagmo-model, eh, mga nagtuturo, eh, galing din sa workshop niya. So, pero sir, itong mga, sabihin na natin, sige, nag-start kayo ng 2012. So, ikaw lang ang nagtuturo dito? Or may mga iba kang kinukuha coming outside? Yung first batch ko, kumuha ko sa kilalang ramp modeling agency. Okay. So, kung ano yung tinuturo niya doon, yun na yung sinusunod namin hanggang ngayon. So, okay lang ba sa kanya? Oh, tinanong ko lang nga kasi paano na tayo, paakit na tayo, paintriga na tayo. Kasi ano naman eh, kumbaga training lang naman niya yun sa mga bata. Sinusunod na lang. Hindi kasi minsan kasi nangyayari kasi mga kabadis, pag yung, alam mo na, pag ang isang tao nagturo at natutunan ko at tinuro ko, feeling niya, hinakaw ko yung knowledge ng tao. Hindi naman yun na, na-inspire lang siguro. Mm-hmm. Kung baka ini-inspire nyo, kaya that's why tinuturo nyo din hanggang ngayon. So, kaya tinatanong ko kung okay lang sa kanya. Kasi baka mamaya, di ba, alam nyo naman, alam mo naman, hindi lang naman part pa rin ng showbiz ang modeling. So, ang nangyayari, baka ang ganyan-ganyan ng intriga. So, mahirap na din. Mm-hmm. Di ba? Pero okay lang naman siguro dahil hindi naman totally sinusunod namin. Kumbaga, ini-enhance namin kung ano yung tinuro niya. So, hindi talaga 100% katulad sa turo niya. Okay. Ayan, ha? So, yung mga interesado dyan, kontakin niyo. Mamaya, bibigyan namin ang mga detalye kay sir. Pero bago yan, sir, i-cut ko muna kayo. Dahil ako yung magbabalita ng aming GA Showbiz Chronicles. Ito yung sinasabi namin na chika ko anong say nyo. Itong mga latest chika sa mundo ng showbiz, sa mga tabloids and newspaper na nakikita natin dyan sa labas ng bahay nyo, sa labas ng kalye, sa bus, sa jeep, at kung ano-ano pa. Ito yung mga chika na mga showbiz balita na iba yung binabalita dun sa lead nila. Okay? So, ano yan? Yes. Yes, wala yan. Wala akong yan. Ayan. Umpisahan ko na. Ito ha. Sir, pwedeng ano kayo mag-side comment kayo dito sa mga... Okay. Wala yan sa listahan ko, Miss Jo Mariano. Ayan. Unang balita na nakalap ko kaninang umaga. TF daw ni Sharon Cuneta sa pelikula. Pwede nang makagawa ng 3 pelikula. Ayon yan sa kanyang director na si Eric Mati sa pelikulang Kwaresma. Ayan. Ayon sa director, ibinunyag niya na ang TF daw ng megastar, makakagawa na ng 3 pelikula. O diba? Saan ka pa? Anong masasabi niyo yung mga kabadi? Ayon sa balita, sabi nga ni Eric Mati na na-share niya lang ito dahil syempre may nagtanong sa kanya na magkano daw ang talent fee ni Sharon. So wala naman at okay lang naman siguro kay Megastar na malaman ng publiko na ang kanyang talent fee pala ngayon is makakagawa ng 3 pelikula. So kung ang pelikula ay nagkakahalagang 3 o 4 na milyon o hanggang 5 milyon,
So, 15,000 siya. O, di ba? Saan ka pa? Ikaw na maging megastar. Ayan, sir. Comment. Gusto ko. Wag comment ka. Anong masasabi mo sa talent finisher Koneta daw ay makakagawa ng tatlong pelikula. Sir, updated po ba kayo ng ano sa mga showbiz? Medyo, sir Mike. Medyo po. Deserving naman siyang mag-demand ng malaking TF dahil unang-una, megastar siya. Ay. Pangalawa is marami na po siyang mga nagawang pelikula na di kalidad talaga. Kaya sa tingin ko, deserving siya dun sa ganon kalaking TF. Talaga? Imaginin mo no, hindi man lang ako nabihayaan ng ganong ano. Pero mga kabady, wala naman, kung ganon kalaki ang talent fee ng megastar, hindi rin naman natin masisisi rin na kasi megastar na siya at matagal na siya sa industriya at masasabi rin naman natin na isa si megastar sa nagpasok ng pera din sa industriya, lalo na siguro sa Viva Films kasi doon naman talaga siya nag-start. So if ever na ganun kalaking halaga ang kanyang talent fee, ibigay na natin sa kanila. Huwag na natin question, especially sa mga bashers dyan, di ba? Oh, eto pa. Coco Martin! Ayan na. Bait-baitan ka lang sa pag-artista kayo, maman. Ayan, ay ayon sa mga madlang people. Kasi sinabihan daw si Coco Martin na kaya siya sinabihan nito na bait-baitan ka lang sa pag-artista ka rin yung maman dahil di umano'y ayaw ni Coco Martin na pasukin ang kanyang personal na buhay. O, di ba? Naka-ready na yung Miss Jo? O, papasok ko na. O, puputulin ko muna yan. Papasukin muna natin itong ating balita. 10 illegal recruiter huli sa entrapment operation sa Baclaran, Paranaque. Ay, kaloka. Yan ay iulat yan ni Sir Tony Hildo. Manpower services at siyam na iba pa sa ikinasang entrapment operation sa Paranaque City. Inilala ang pangunahing suspect na si Liani Milano, owner ng LGG Manpower Services na nasa third floor 15A Bakery Food Market sa Redemptory Road sa Barangay Baclaran. Si Milano ay inreklamo ng isang Geraldine Bernardo dahil umano sa panghutot ng pera kapalit ng pangakong trabaho nito. Nagduda si Bernardo kaya nang i-verify sa Department of Labor and Employment lumitaw na hindi otorisado ang LGG Manpower Services para mag-hire ng manggagawa. Dahil dito nagpasaklolo si Bernardo sa Paranaque Police kaya na-aristo si Milano. Inaristo din ang siyam na empleyado ng LGGK at dumepensang hindi alam na Piki pala ang pinasukang kumpanya. Naharap sa reklamong illegal recruitment at estafa ang 10 suspect. Ako si Tony Hildo ng DCMA, standaan sa kanan ang hindi lang may paninibigan. Ayan, thank you Sir Tony. Ayan, balikan natin ang ating showbiz kanina. Ayan nga, eto nga kay Di Omanoy, kanina sinabi ko na si Coco Martin daw ay bait-baitan ka lang sa pag-artista kayo maman. Ito ay ayon sa mga madlang people or sa sinasabi nating netizens. Kasi nagsabi si Coco Martin na sana raw ay wag nang pakilaman ang kanyang personal na buhay. Siguro ito yung issue na tungkol kay Julia Montes. Kasi hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay-matay ang issue na yan. Na kay Di Omanoy nabuntis, ngayon ay nanganak na. So, hanggat walang nilalabas na confirmation ang dalawa o isa sa kanila, wala rin tayong magagawa. Kasi kung tayong mga taong nakapaligid is tatalak lang tayo ng tatalak, wala rin tayong makukuhang sagot sa kanila. So, alam niyo naman sa mundo ng showbiz, aamin at aamin din naman mga yan. Tsaka lang siguro aamin yung kapag ready na pareho ang dalawa. Kasi hindi naman natin alam po talagang totoo bang nabuntis, nanganak ba talaga si Julia? Kasi puro lang sila sabi nito. Chismis lang. Yes, sabi nito, sabi niya. So,
puro lang tayo sabi-sabi. So dapat pag nagbalita pag nag-ano tayo, nag-react tayo sa tao at mag-mashlay ng tao, dapat alamin muna natin na totoo ang balita. So ano masasabi niyo, Sir Russell, dun sa issue na yan ni Coco Martin? Na sinasabihan siya ng mga bashers na nako artist, nag ano ka lang, nagbait-baitan ka lang, galing ka rin naman ng ano, galing ka rin naman ng yun nga, galing lang din naman siya sa pag-artista siya yumaman. Siguro naman may sariling buhay sila. Hayaan na lang natin na sila mismo ang aamin kung ano man yung totoong nangyari sa kanila. Well, alam niyo naman dito sa mundo ng showbiz, konting kibot, reklamo, konting keme, bash. Oh, 'di ba? Yan ang hilig ng mga tao. Walang ginawa kundi mang-bash ng mag-bash. Walang magawa sa buhay. Ayan. Hello, ayan ang aking partner. Syempre, alam mo ba na ta- oh. Oh. 'Di ba? Ilang araw na wala. Diyos ko. Ayan. Ayan, maya-maya ay makakasama natin ang aking partner. Ayan. Ayan, no. Ayan. So, dumako na tayo sa ating last na issue dungkol sa say, showbiz ko, anong say nyo. Yes, Yasi Pressman, tinatakan na ng mga tao na bilang kontrabida, anaconda, at BF snatcher. Okay. Pero bago yan, tayo muna ay mag commercial break muna tayo. Ayan. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo. Dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati, at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig, mag-request, tumawag at makikanta na. I love DJ Neil. I-play mo na! Todo na talaga to! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa DZME, 15:30, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ayan, kami nagbabalik po dito sa Homebody at Wednesday at GA Showbiz Chronicles. At hindi na po kami, na po ako nag-iisa. Hindi na po kami kanina, nagdalawa lang kami. Ngayon, tatlo na ho kami. Nandito na ng aking partner, na Miss Jamie. Oo. Good morning, traffic Derek. Good morning, Derek. Good morning sa ating guest, si Sir Rafi. Ayan, good morning. Russell. Ay, Russell. At sa ating mga tagapakinig. Oo, grabe, terrible. hindi ko... Natutulog kasi ako pagka... Usually, pag yung talagang sa biyahe, natutulog talaga ako. So, hindi ko alam na dumaan si Manong sa ano, sa tawag dito, sa area ng Katipunan. Ayan. Ako naman dito, tapos, dito kami na traffic sa may ano, hanggang dito sa Buendia. Ah, o yun. Katipunan, tapos talagang parang wala nang katapusang galawan dyan sa Ortigas. Ah. Oh, kasi pag liko mo ng libis, ayun na. So, dun sa mga nato-traffic, diba?
Parang aabuting kayo ng ano ng mga 45 minutes para lang from tawag dito Libis para lang baybayin mo yon at paliku ka ng Ortigas yon, mga 45 minutes sa abot. Ayan, ito naman ako, naniwala naman ako sa kaibigan ko. Kaibigan ko to eh. Oo. Tinanong ko, friend, may MRT ba? Kasi di na ako nakapag-comment ng ano, kasi yung huli kong tanong sa group natin, may MRT po ba? Hindi ko nanalo, nabuksan. So ito na. Sabi ng friend ko, eh wala. Pag napakinggan ko nila sa balita, o sige na nga mag-angkas na ako. Ito na nag-angkas ako. Oo. Eh naano naman ako kay kuya angkas na parang gusto ko, kuya, pwedeng ako na lang, ako na kaya mag-drive. Kasi kung saan yung masikip doon siya, eh, may maluwag naman doon sa area. Oh. So ito nakakaloka, paglabas ko ng EDSA, nakita kong may mga MRT train na gumagalaw. Nala ko walang iya ka talaga, friend. Ito na, pagbaba ko dyan, inawagan ko siya, friend, may MRT. So muna ko ang balita na walang MRT. Baka naman nung nakaraan pa. So ko walang iya ka, nag-aksaya ako ng 200 plus. Panunuuri ko man sana ang Avengers. Charot. Charot lang. Ayan. So ayan na nga. Naputol tayo kanina sa anong showbiz ko, anong say nyo. Ito yung sinasabi na si Yasi Pressman daw ngayon ay tinatataka na ngayon ng mga madlang people, ano, mga tao, na isa siyang kontrabida. Isa siyang anaconda. At isa siyang BF snatcher. O, diba? Ito yung issue na hindi mamatay-matay na pilit nililink ng mga bashers ang nag-iisang Yasi Pressman kay Coco Martin. Matatanda naman natin at alam naman natin na si Coco Martin at si Yasi is magkasama sa teleserye na Ang Probinsyano. Pero matagal na nila sinagot na walang namamagitan sa kanila dahil nga dahil sa teleserye lamang ito. Oh. Ayan. So, ay teka muna, ito pasagutin natin si ano, si Sir. Yung mukhang issue na naman si Chris Aquino. Nakita niyo ba 'yon, yung video niya yung, na nag-viral tungkol dun sa Lindol ganyan. Syempre nag-aalala siya na ay si ano, si Bimbi, si Josh ganyan ganyan. Tapos mamaya, di ko alam, di ko masyado napakinggan eh, pero tawang-tawa ako dun sa ano, sa sagot niya na somehow medyo sobrang ano, talagang Chris Aquino. Uh-oh. And at the same time, eh parang syempre sasabihin na naman ng iba, napaka-insensitive nitong babaeng to. Habang niyang ganyan, kumbaga parang naglindol. So, buti na lang daw lahat ng klase ng Chanel niya, gusto niya, nabili na niya. May nabalitaan nga ako na parang may... Ano ba rin? Buti daw nabili niya daw yung Chanel. Oo, yung Chanel gano? Niya. Ay, sorry. Oh my God, shock ako. Chanel pala. Oh my God. Pagkakaintindi ko talaga Chanel. My God. Akala mo bibili na siya ng radio station, no? Ikaw alam mo, talaga. Radio station or network? Chanel pala yun. Ayun, syama-syama ako talaga. O, diba? Eh, si Lola mo naman, mahilig sa gano'n. Natatandaan mo yung, ano, yung mga jacket niya, yung gamit niyang mga alas, mga ganyan. Oh. Diba? Puro karamihan, mga Chanel. Oh. Correct. Ay, nako. Ayan. Miss Jimmy nga pala, papakilala ko lang sa inyo si Sir Russell. Isa siyang CEO sa, siya yung makakasama ko. Ay, siya yung magkoconduct ng ano, ng... Pwede pa ba ako doon, sir? Oo, sa workshop. Ganun. Pero pinag-usapan namin kasi nag-start talaga siya isa ramp modeling. So, parang mga ganito. Kumbaga, makikigulo lang ako sa kanya, pero pinayagan niya naman ako na makigulo sa kanya. So, More on workshop siya on ramp sa La Grossa Entertainment Production. Tama po ba? Opo. Alam niyo, tamang-tama ho yan kasi ngayong ano, summer, di ba? Yung mga kabataan direct imbis na yung i-channel nila yung energy nila sa pagpo-post ng kung ano-ano sa social media, mas maganda na meron silang pagkaabalahan eh, di ba? Magandang issue kasi ang pag-workshop. Oo. Oh, so ito po yung mga kapanahunan ko, hindi pa ho masyadong uso yung mga ganyan eh. So
kumbaga parang nung araw, ewan ko kung narinig na po ninyo yun, pero nung araw, yung mga pa-workshop, actually hindi workshop yung tawag eh, parang self-confidence keme-keme. Yung Cora De La Rosso, yun yung ano, yun yung uso sa amin nung araw. At saka yung ano, yung kailan lang, yung John Roberts, ano? Power? Oo. Ah, yan. Yung sa speech. Yeah, sa speech naman yun. Oo, pero ngayon meron na din sila, mga development, personality development. Oh. Meron din po kayong ganun. Actually, yung ramp modeling namin is combination ng ramp modeling at saka personality development workshop. Mm-hmm. Kasi naniniwala ako na mas magandang pagsubok yung ramp modeling when it comes to confidence. Mm-hmm. Dahil kung sa ramp modeling kasi, paglabas mo sa stage, hanggang makalabas ka ng stage, doon mo mapapatunayan na confident ka sa sarili mo. So, yun po yung magkasama siya palagi na personality development workshop through ramp modeling. Oo. So kumbaga parang sa bagay wala namang model na slouchy eh, no? 'Di ba? At saka yun nga kapag ka, ikaw ay model, usually talagang yung you have a good posture, no? And good posture eh kasunod nun yung of course yung self-confidence. Mm. Uh-huh. Okay, mga ilan na ho yung mga batang na train niyo and kailan po to nag-start? Nag-start kami ng 2012. Uh-huh. Siguro kung bibilangin ko nasa pang 30 batch na kami. Ah. Okay. Mm-hmm. So ang problema nga lang sa amin since ramp modeling kami, hindi masyado naming nabigyan ng magandang projects yung mga bata. Kaya yun po yung plano namin ngayon na through direct na magkaroon kami ng acting workshop. Oo. Para dun sa binaplano namin na advocacy film. Oo. Which is anti-bullying film. Ay, na taray. Ipasok namin sa school. Yun po yung fundraising namin para ma-establish namin ang foundation. Oh, that's good. Yun po kasi yung pangarap ko talaga. Hindi ako nangangarap na yumaman ako sa pag-train ng ramp modeling. Ang pangarap ko lang is mag-train ako ng mga models para makatulong ma-establish ko yung foundation. Oh. So, yun po yung vision nyo. Oo. So, yung mga models namin, bigyan namin ng opportunity na makapag-acting workshop at mabigyan ng isang magandang indie film para sa fundraising namin for foundation. So, yung foundation naman na pinapangarap namin is more on educational foundation na tutulong sa mga kabataan from public school na hindi afford nila na magtuloy-tuloy sa pag-aaral. Yun po yung susuportahan namin. Okay. So, yun ho yung sa ngayon ho, ilan ho ba yung mga models ninyo na ano? Ang active ko lang na in-house is nasa 30 lang sa ngayon. So, yung 30, tapos nagtatanggap pa rin kami ng enrollees for acting workshop, yun po yung bibigyan namin ng isang magandang indie film. Okay. So, we're looking forward po dun sa indie film at sana yung mga mapipili dyan sa mga workshop, ma-guest din namin dito. Opo, pag ano. Oh. Sinabi ko naman sa kanya yun. Pagkatapos. Mga kailangan nyo ho ng scriptwriter. Sabi ganun. Si ano na po yun? Si Derek na po. Kukunan mo pa ako trabaho. But anyway, maganda yan na yung advocacy na yan. Kasi marami talaga sa mga kabataan ngayon. Hindi, tsaka ano, i-chika ko lang sa'yo. Nagtataka nga lang ako sa kanya kasi tinanong ko yung ano, yung registration fee, tsaka workshop fee. Parang sabi ko, paano mag-work sabi niya, Amy, ano naman daw yata, parang pagkakaintindi ko, parang meron yatang mag-sponsor yata, or... Actually, yun yung po yung kaibahan sa acting ng La Grossa,
compared doon sa ibang acting workshop na sa kanila aabot ng 20,000 plus. May mga ganon kasi usually sa akin talaga sa amin per 10 sessions talaga nila is minsan naman talaga ng 12 to 13,000. So parang 13 sessions yon, 10 sessions na workshop session tapos 2-day shoot at yung the 13 session is the recital. Film union. Kaya that's why nung nag-meeting kami medyo nagulat ako kasi parang how much ba that ganyan so, tapos iba pa yung outsider niyo nagulat nga ako na ganun lang ang registration fee, Miss Jamie, ko kaya mo, feeling ko kaya mo talaga. Tapos sabi ko parang hindi niya naman yata mo na iniisip yun so hindi ko na siya kinwestiyon basta sabi niya lang sa akin, huwag ka mag-alala, direct, basta ikaw, bayad ka. So, hindi na nahimik na lang ako. O kasi yung acting workshop namin is, yung parang mabayaran lang namin yung venue at saka yung facilitator. Mm-hmm. Tama na po yun. Diba, ayaw po namin yung gawin namin negosyo yung acting workshop. Walang additional charges para dun sa shoot. Kaya nga ang shoot is sinasabi ko na mag-fundraising kami para doon sa shoot. Para hindi na sasaluin ng mga bata. Okay. So parang nahiya naman ako, parang magpapabayad pa ba ako? advocacy pala yung inaano. Dito na lang kami babawi pag nag-film showing na kami. At least yung talent fee naman kasi talaga, that would be parang professional fee. Pero hindi naman ho naniningil ng mahal yan si Direk. Ay, hindi. Very affordable naman. Tinanong ko naman sila. Tinanong muna nila kung Direk, okay naman ganito. Yung sinabi ko, sagad na ba? okay, wala na tayo. Alam mo nga, di ba? Mag-uusapan. Oo, hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Love na love namin yan si Direk Masang sa amin lang is, ma-push lang namin yung indie film. Doon na lang kami mag-isip kung paano namin mapalaki yung magiging income doon sa film. Para ma-establish namin yung foundation na pinapangarap namin. Maganda nga, isabi, ako, ang concern ko lang kasi, di ba dumadami pa ako from Pasay to Marikina. Pero syempre, alam mo naman ako, pag pagdating sa mga bagets at pagtuturo ng acting workshop, susugurin ko yun kahit saan pa. Nakakaano nga ako ng botolan. Botolan. Sambales. Talaga? O, nakapagturo ako ng mga nakapagturo ako ng acting workshop sa mga ITAS. At yun talaga, ITAS, yun talagang wala, instead na silang mag-adjust sa'yo, ako nag-adjust sa kanila. Kasi kailangan kong ipakita sa kanila na yung kanilang pamumuhay, kaya ko rin talagang gawin. So, nag-workshop kami, nakapa-ako. Kasi nakakailangan Direk, dapat dito magpa-workshop ka din. Kasi alam, Diyos ko. Ayan, Engineer Joey, magpapa-workshop si Direk. Kasi imagine mo, nakakaloka, 5 hours ang bababa sila galing sa bundok doon sa workshop na venue na pumunta na. 5 hours ang lalakarin nila. Imagine po, kung ang workshop namin is alas 9, anong oras sila umalis doon? Mga 5 or 4 ng madaling araw. Biyahe na sila. So, kaya kailangan talaga sulitin ko. And nakitaan ko naman kasi yung ilan sa mga lumabas doon sa pelikula naman is ang bida naman doon is yung babae lalaki, then artista na si Ana Luna. And yung movie naman is may pagmamalaki ko rin naman kahit na hindi ako kasali. Ang naging part ko lang doon, isa ako sa mga nagturo ng acting workshop sa mga ITAS. And happy ako na nominate yung babae na ITA ng Best Supporting Actress. At yung lalaki, nanalong Best Actor, nakatay si Bembel Rocco lang naman. So, ako na ako. Happy ako. Naku-curious ako kay Sir.
pangarap niyo po bang halimbawa mag-artista nung araw? Mga ganyan. Yun po yung pangarap ko. Yung totoo. O bakit? Alam ko ayun naman, ayun naman pala. Eh, bakit ayaw mo bang mag-artista ngayon? Sabi ganyan. Wala eh. Kasi nung kapanahunan ko, wala masyadong ganyan. Mm-hmm. Kasi sa province kasi ako, from Bohol, wala naman po ganyan. Uy, maganda yung probinsya ninyo ay Bohol. Oo. So, since hindi ko naman nakuha yon nung time ko, gusto ko makuha sa iba na nangangarap ngayon. Ay, parehas tayo, sir. Kasi, like I said, pangarap ko talaga maging sikat na artista pero mukhang hindi talaga sa akin. So, sa likod ng camera na lang talaga ako. Kung hindi man artista, di producer na lang. Kayo yun, sir. Hindi po ako yun. Ang hirap ang produce, no? Oo. Yun nga, nung over the weekend, ito eh, nanonood ako ng mga pelikula at na nainganyo naman akong panoorin yung Goyo. Oo. Oo. Parang ano, naku, balak niyo ba gumawa ng mga ganun, mga historical production, mga ganyan. Sa ngayon kasi, yan is more on ano muna ako. Yung ma-establish ko muna yung foundation. Siguro pag meron ng foundation, siguro maging tuloy-tuloy na siguro yung pag-produce namin ng film. Ay, okay. Sana maging part ako dyan. Oo nga. Nagsusulat din po ako. Siyempre, nandun talaga. Okay. But anyway, mamaya-maya ho, mag-commercial break kami. Tapos kasama natin yung Department of Education. Yes. Oo. At teka muna, ito, Derek, banggitin ko lamang yung ilan sa mga controversial na mga pelikula. No? Itong si Danny Barreto, kinasal na daw. Controversial na pelikula. Controversial na storya. Sorry. Oo. Si Danny Barreto, kinasal na. Pero ang controversial doon, hindi niya in-invite yung tatay niya. Diba? Yan yata yung ano natin later. Ay, ganon. Ah, okay. O, yun. Ito, kilala mo ba to? Si YouTube star Mikey Bustos. Ay, naloka ako dyan. Pero expected ko na. Hindi ako, naloka ako sa balita, pero in-expect ko na yan way back pa. Kasi, talaga? Under siya ng Artist Center before eh. Hindi ko lang alam kung until now, kung under siya ng Artist Center artist. Oo. Pero, nung but umamin. Ngayon, ba't ngayon lang siya umamin? Hindi ko alam. Diba? Ano naman, masama kung bakla siya. Dapat inamin na niya nun pa, no? Oh, but hindi siya ready. Ikaw naman. Tsaka balita ko parang ang tama ba? Manager niya yung relasyon niya. Yung si RJ Garcia. At normal. Oo. Ganun ba yon? Ikaw talaga, Derek. Oh, but anyway, doon sa mga hindi nakakilala kay Mikey Bustos, siya yung Filipino-Canadian na komedyante. Yes, komedyante siya na madalas yung nakikita sa mga commercials din. Nakikita nyo siya. Yung parang kumakain siya ng Na isang chicharon brand. Ba yan? Isang chicharon brand. Talaga. Oo, nagulat ako, pero nagulat lang ako, pero in-expect ko na kasi way back pa naamoy na talaga namin siya. Pero, syempre, eh, hindi ka amin eh. Di ba? Irerespeto namin yung ano mo, decision mo. Ah, okay. Wala lang. Parang wala pong naglalabasan, Miss. Feeling ko wala rin kasing maglalabas din ng issue tungkol sa ano dahil sa pangyayari nga ng Lindol. Naghahanap ako ng mga nag-Holy Week na mga artista kung saan sila nagpunta. Wala akong mahanap. Mga bubit ko wala rin mahanap. Baka palipasin lang siguro itong mga hindi ko alam kung ano ba itong Lindol na itong araw-araw. Wag naman. Kaya nga wag naman sana. Parang ano. Oh. Parang isa rin ako sa nag-guilty kasi nga, di ba, nag-Holy Week, party-party, tapos naglindol, dasal-dasal. Kaya nga, mga post ko din, hindi rin ako makapag-post ng basa-basa din kasi, Diyos ko. Well, hindi naman, huwag naman sana nating ano yun. Oo. Yung iba naman, para bang masama bang magsaya. Oo. Diba? Hindi kasi na ano lang din ako, parang pag may nakikita akong post, yun, hindi naman maiwasan na magpo-post kaibigan mo pa. Ganun. Oo. So, eh, syempre, kahit pa paano, eh, aminado naman ako, nagigilt din ako kasi in time din ng mahal na araw, nasan ba ako, nasa pataas, swimming. Buti nga hindi kami inabutan sa dagat ng ano eh.
Wala naman daw, hindi naman daw sa... Hindi, nabutan kami sa ano, ay nasa ilan kami ng bundok kasi. Kaya, nung nangyari... Sa bataan yun, oo, no? Oo, kaya nung nangyari, na ramdaman ko talaga, gumagalaw kami, nakatay, kasi guusap-usap kami, tapos taranta na kami, lumabas na kami, kasi ang tendency namin, ang nasa utak namin, baka mamay yung nasa taas, maglamay yung bumagsak. Alam mo yung biglang, maglasa yung ganun, so... Ino na namin yung mga bata eh. Oo. So wala naman. Tapos yun, parang, tapos yung iba, syempre, na culture shock, di ba? Tapos sinundutan ng kinagabihan. Oo. Ay, naku, grabe. Dito nga, nagbo-broadcast, talagang naramdaman kaya, Hindi kaya dapat uwi kami noon, hindi mo na kami umuwi. Kasi what if nalang kung nasasakyan kami, tapos biglang, di ba, nakakatakot. Ay, pag nasa sasakyan kayo at lumilindol, umaliso kayo ng sasakyan nyo. Mas delikado po yun, yung magstay ka sa sasakyan. Yun ang problema, habang bumabiyahe ko noon, nakabas kami. So, ang hirap, paano nalang kung hindi makontrol ng bus driver. So, kaya nagpaano kami, Kinabukasan. So, bahala na. Eh, sabi ko, hindi na pwede mag-extend. Bukas Wednesday na. Eh, may mga trabaho din kasi mga kasamahan ko. Yung isa kong kasamahan din, yung kumpare ko. So, naku, magsiuwi na tayo. Kailangan natin umuwi. Ayan. At dahil dyan, magta-time check muna kami ni Derek. Ang oras natin, 11:01. At ang oras na yan, atid po sa atin ng PCSO sa PCSO sa bawat taya para sa Kawang Gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o SPL na sa probinsya nyo na. Exciting na mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite SPL sales representatives para makasali at manalo sa SPL 3 times a day. Every day sa SPL Bayan ang panalo. Kung kayo po ay makakatanggap ng text o tawag na nagsasabing kayo nanalo sa loto o electronic raffle ng PCSO, huwag po magpaloko, scam po yan. Heat sensitive rin po ang mga ticket ng loto ticket. Huwag pong babasain o paplansyahin ang inyong mga ticket. Kailangan din pong ma-validate ng machine ang mga loto ticket para ma-claim ang inyong premyo. Tara na tang kilikin at ating laruin loto games sa kilikin. Pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ng makagas. Cash ng swerte. At bagong small town lottery. Kaking hawahan, kinabukasan. Lahat ng dinimitin makakamtan sa PCSO. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ayan, kami nagbabalik. Mm-hmm. Oh. Nasa second part na po kami. At ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto po. At ako naman si Jamie Liferte, kasama ang aming bisita na si Sir Russell Lagrosa. Ayan. Baklan-bakla na, di ba? Di ba lalay? Sir Russell, ito matanong ko lang habang wala pa yung ating guest ano, na isa. Yun po bang halimbawa, mga mag-workshop, mga ganun, talagang initially po ba ini-screen ninyo, mga ganyan? Sa amin naman, since ramp modeling at saka personality development workshop, wala po kaming pinipili. Ah, pero pag halimbawa, ramp model, pag mga medyo masyubis, mga ganyan, mga kagaya ko, mga chubby, pwede ba yun? Okay lang. Kasi okay lang. Lakad naman po ang ituturo natin eh. Ang kagandahan lang nun, yung mga medyo mataba ng konti, pag nag-workshop na, doon sila nagtatry na mag-slim down. Pero sinasabi niyo ba, ikaw pang plus size ka, mga gano'n? Hindi. So, hindi kaya naman, tawag dito, kapag halimbawa, nag-model-model sila ganyan, parang
sinisegregate? Paano ba yun? Parang, or talagang sama-sama sila? Sama-sama sila. Ah, okay. Kasi kaya ako na itanong, di ba, may ibang mga model na mga masusuba, mga kagaya ko, mga, di ba, mga ganyan. O, yung iba naman, pag sinabi kasi na model, talaga namang ang nasa model isip ka agad. Di ba? Yung parang, Yung balikinita. O, mga kasing payat ng ballpen, mga gano'n. Hindi, joke. Pero di na kumakain. Hindi, di ba? Hindi, usually gano'n eh, pagka ano, may parang certain, yung sa ano, yung gines natin, di ba? Yung, yung sa ano ba itong mga, o yung mga bata, di ba? O yung mga bagets. Oo. So, si sir, tinatanong ko din baka mamaya may mga standards, ganyan. Wala naman po tayong ganyan. Wala naman. Ah, very good naman. Nakatanda ko ng ano niya, ng workshop niya. Once. Uh-oh. Bumisita ako sa kanila. At sino? Sa ano kami? Saan yun? Graceland. Sa Graceland. Robinson's Lamuan. Ah. So, ba, sino kung mga parang nagtuturo nun, nung paglakad, mga ganyan, yung mga project? Yung mga in-house models ko na nagiging mentor ko na, sila yung nagtuturo. Ah, okay. Yung mga yung mga pa-ganyan direct, yung mga pa-posing-posing. Correct. Uy, nung araw. Pero more on ramp sila eh. Yun ang... Oh. Ay, tapos. Ano ba pinagkaiba nung ano? Ano ba pinagkaiba nung Tapos na 'yon nung Ano ba yung pinagkaiba nung ano nung pagmo-model na talagang model and then ramp model? Pag sinabing ramp, rarampa ganun. Paano? Kasi yung sa amin kasi tinuturo is yung disente na rampa. Uh-huh. Wala yung iba kasi yung mga pose nila kung ano, sa amin maayos na no, maayos na pose lang. Ah, hindi yun talagang mga lumiliit. Wala pong ganyan. Diba? Hindi kasi minsan, tawag dito, pag lumakad yung mga, kadalasan pag lumalakad yung mga model, diba, yung parang, yung pa-ekis-ekis, mga ganyan. Catwalk po kasi ang lakad ng... Okay. Akala ko sa Quezon Ave lang yun. Yung totoo pala yun. Catwalk ang tawag doon. Ah, okay. Ba't po tinawag na catwalk? Dahil kasi sa XXX, ang ganyan. Pusa kasi pag naglakad, maarte. Ay! Okay. Ikaw, nalaman mo ba yan? Oo nga, no. Oo, ina-imagine ko bigla yung pusa. Oo nga. Kumbaga yung lakad niya maarte. Is parang organized yung paghakbang niya. Oo, hindi ka gaya ng aso. Basta maglakad ako. Ay, catwalk po pala yung tawag doon. Naku-curious ako eh. Naglagay po ba kayo, halimbawa, yung libro, mga ganyan, yung para... Actually, pag matagal na sila at hindi talaga maayos yung posture nila, pinapatunga namin sila ng libro. Tapos... Pero mas madalas ko nakikita yan sa mga beauty pageants, mga beauty queens. Hindi kasi kailangan di malaglag talaga yung libro. Libro. Dahil dyan, ito na. Kakausapin na natin si DepEd spokesperson, Undersecretary Annalyn Sevilla. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, USEC Sevilla, ma'am. Morning. Hi, Jamie. At sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Hello po. Ayan. Hello po, ma'am. Ayan. Ma'am? Yes, good morning. Ayun! Okay. Ayan. Good morning po. Good morning sa mga nakikinig at nanonood na inyong programa. Good morning po. Opo, good morning po. Si Jamie Quinto po ito. Kasama po natin si Direct GA Villafuerte, USEC. Meron daw po kayong mga parang update tungkol po sa mga school buildings na naapektuhan ng lindol. Yes, Miss Jamie and Director, meron po kaming immediately after the earthquake ay meron naman kaming procedures and protocol na ginagawa. Meron na kami mga DRRM coordinators in each of the school. Mm-hmm. And we conduct this radar. It's a rapid assessment of damage report ng bawat eskulahan natin. And they will give us an inventory kung ito ay mga slightly damaged or they need a major repair. As of now, yung pong sa Sambales na earthquake ay mga minor naman po yung nakuha natin ng mga damages. It is
actually centered in Region 3, mostly in Pampanga, Mabalacat areas. At fortunately, Jamie and Director, wala pong pasok ang mga bata sa public school. Our last school day was April 5. So wala po tayong mga bata na, or even mga teachers na nandoon sa eskwelahan when the Zambales earthquake happened. Opo. Also, meron tayong mga activities na pinaghahandaan din. Kaya meron din namang operations sa eskwelahan, kagaya ng Brigada Eskwela. And of course, yung halalan, we are preparing our classrooms as precincts for the election as well. So, kailangan talaga na ma-assess natin kung ito ba ay mga safe buildings and facilities, because hindi lamang mga estudyante at mga guro ang gagamit. Yung May election natin ay malaki po ang role ng mga eskwelahan natin. So, yun po, no, naayos natin yon. Yung pong kahapon naman, yung summer, we also gathered some reports. Right now, mga minor pa rin po yung mga natatanggap natin ng mga report, but it is still ongoing. Medyo mas malakas po kasi yung nangyari sa summer at 6.5 magnitude. Mm-hmm. So we are still waiting for the report, but fortunately, wala po kami nakukuha ng mga casualty na mga report na related to our school buildings and facilities as of now. Yusek, kasi ho, kaya namin na itanong, at least ito po, kahit papano, no, ang kagandahan lang, hindi naman kagandahan, paano ba natin sasabihin to? Ang kabutihan lang, no, wala nang ang pasok, at least nung lumindol, walang estudyanteng yes. naapektuhan. Pero since ano na ba ngayon, papasok na po ang May, and then come June, papasok na ho ang ano, pasukan. Ang pasukan. Mm-hmm. May mga i-recommend po ba kayong schools na dapat munang ika nga hindi muna pasukan ng mga estudyante, yung mga school buildings, or lahat naman po sila eh, kumbaga yung mga eskwelahan na ito okay pa rin ho? Oo, generally, majority ng mga report na nakuha natin ay mga minor lamang yung damages, like crack floors, crack walls, mga tiles, or some of the perimeter fences. What we are doing is, kailangan namin makipag-coordinate at patingnan pa ito further sa ating mga authorities na sila po talaga ang authorized to say kung structurally safe yung ating mga facilities. So we are now doing the coordination with the local government building officials at saka DPWH para po siguraduhin na wala po talagang gagamit kung hindi po talaga dapat na gamitin ito. As of now, wala pa po kami nakukuhang report na gano'n na sinasabi na unsafe ang ating mga eskolahan. Sabi nga natin, maswerte tayo na although malakas ang nangyaring lindol, ay hindi ganun kalaki yung naging damage sa ating mga eskolahan as of now. Mm-hmm. As of now, because we have, we will be waiting for the 11. We are waiting for the 12 noon update for the summer update. At yung pong Zambales kasi more or less, tapos na tayo sa assessment and wala kami masyadong major repair na gagawin doon. What we are doing is the emergency cleanup. At nagbibigay na po kami ng mga pondo na kailangan for this emergency cleanup. Ang mas mahirap na gawin ay yung mga replacement or kailangan na talaga ng bagong construction na nangyayari usually nung pag mayroon tayong malalakas na bagyo at mga lindol na malakas din. We are able to provide funding for that in this year. At ganun ang mangyayari kung meron man talagang kailangan na palitan, hindi yun kasi nakasama sa pondo natin ng ngayong taon dahil ang napasa na budget ay yung mga na-identify natin last year. Mm-hmm. So yun ang magiging constraint. Ano? At fortunate nga tayo, una, wala yung mga bata at guro sa eskulahan. Pangalawa, hindi masyadong malaki yung naging damage natin sa ating mga buildings and facilities. On the bright side, Miss Jamie, gusto lang natin sabihin na at least dahil regular ang ating drill, earthquake drill, which we usually conduct every quarter. This is a simultaneous earthquake drill ng mga bata sa eskulahan every quarter. At nakita naman natin no, yung nagiging impact or effect nito ngayon. Napansin natin na mas kalmado ang nagiging reaksyon ng mga tao ngayon
because of the drill that we are doing. Even the kids nowadays, they are aware of the go bag. Ito kasi yung emergency item. So, ang pinaka-importante dito yung whistle at saka flashlight. And I am happy na ang mga bata are aware na kapag kaganyan na may lindol na mangyayari, they look for their go bag. Or immediately a flashlight or a whistle in your hand is very useful para ma-safe or ma-survive mo kung gaano man kalakas yung mangyayari na nalindol. Pangalawa is yung coordination and communication line. Importante kasi kung magkakahiwa-hiwalay ang family members, they should know how to communicate, lalo na kung wala ng internet or wala ng phone line. True. Oo. At magkakahiwa-hiwalay kayo. Kailangan pong paalala sa mga pamilya na in a local government, yung kanilang DRRM unit, identify an open space where everyone should meet. At ituro na po natin yan kahit ganong kaliit, kahit ganong kabata pa ng isang ating kapamilya o kaibigan, na pag may mga emergency, doon tayo dapat magkikita-kita lahat. No? Kung ano man ang mangyayari, magkita-kita tayo doon para we can account our family members and ourselves. Dito sa Metro Manila, we have a quadrant, no? Apat na areas kung saan dapat na-identify na saan pupunta ang mga taong taga rito, taga doon, o kung saan ka man naabutan ng disaster, ay doon ka pupunta para na-account ka. So yun po ituro natin ngayon, no? This is an opportunity, a wake-up call for everyone na however simple, however basic, kailangan to ay ipaalam na natin sa lahat para po tayo ay ready doon sa big one. Okay. Ito ho, ma'am, since malapit na ho ang pasukan, may schedule na ho ba tayo for Brigada Eskwela? Tama, oo. Miss Jamie, right after the election, magkakaroon na tayo ng Brigada Eskwela. Usually, this is 3 weeks before the opening of school. So, June 3 ang opening of school natin. Dapat sana, second week of May, ay nag-Brigada Eskwela na tayo. But we have to give way to the election, which will happen in May 12. Kaya right after the election, magagawa na po tayo ng ating activities for the Brigada Eskwela. At Ms. Jamie, tamang-tama yung binanggit mo, this is the right time na magsama-sama ulit tayo, volunteerism kasi ang Brigada Eskwela. Our community members, the parents most especially, should help our school administrators to check our facility. At kung may makikita tayo ng mga bagong mga cracks or mga alam natin na hindi safe for the kids, mga placement din ng mga equipment and the facilities sa eskwelahan, pag alam natin na hindi safe, pag nagkaroon ulit ng earthquake, ay paalam. At ayusin din natin yung mga dapat na gagamitin ng mga bata come June 3. I see. Okay. Ayan. Miss Ara, si Direk GA ito. Gusto ko lang po malaman, kailan po ang enrollment ng mga old students ng grade 2 to 6 at grade 8 to 10 since malapit na po ang June? Okay. May isa pa po kaming reform at initiative na ginawa. Simula po nung bagong administrasyon ay nagkaroon na tayo ng early registration or early enrollment. Dati po kasi nasanay tayo na kung kailan papasukan na, May or June, doon lang nagkakaroon ng enrollment. What we did, starting 2017, ay January pa lamang hanggang February, ay nagre-register na ang mga estudyante. So, tapos na po kami sa registration. We now know kung sino po ang papasok ng mga kinder, grade 1, grade 7, and grade 12. At yung po, automatic naman po kapag pumasa ang isang bata at siya ay nag-aaral na sa public school, automatic siya ay registered na or enrolled na in the next level. So wala po tayong problema with the enrollment and registration. Ang ating pong ina-accommodate na lang from June 3 sa pagpasok ay yung mga transferees due to emergency. Okay, at madali na po tayo mag-adjust kapag ganun. Ayan. Miss Ana, isa pa po. Dami ko tanong. Malapit na po kasi ang election period po. Gaano na po kahanda ang ating mga guro po? Well, we have been conducting the training. Pati po yung paghahanda dyan. Nag-start na rin po yan January pa lamang. Yung pag-apply din po ng mga guro na gustong mag-sumali doon sa ating Board of Electioneer. Pati po yung mga administrators natin are very aware. In fact, kahapon,
dahil nga sa earthquake ay meron kaming nationwide training related to election ay na-postpone ito, na-suspend because of the earthquake, but we are rescheduling it in preparation for the election. Lahat naman po kasi ito ay dati nang ginagawa ng ating mga guro. Even our schools are aware, pati po yung pag-identify ng mga precincts. Yun yan yung sinabi natin, no, when the earthquake occurred in last Monday, busy po ang mga eskulahan natin na piniprepare ang mga classroom at sa precincts. Pag ginawa po kasi natin, no, kailangan nating i-safeguard at i-keep yung mga gamit ng mga bata, no, itatabi or ililalayo muna dahil papasok ang mga botante sa ating mga classroom. So yun po yung ginagawa ngayon. And we are prepared together with COVILEC na ayusin ito. Maganda yung tanong ninyo, no? Aside from logistics and administrative preparation, we are also adding protection to our teachers. Alam naman natin na exposed sila sa election, and the COMELEC has allowed us to provide more protection for them. Like for example po, yung insurance, medical insurance nila, and legal assistance din. Just in case na magkakaroon po ng need ang mga guro natin na magpo-volunteer o sasali sa election. Ayan, thank you po. Okay. So again, thank you so much for your time. My pleasure, Miss Jamie and sir. Yes, my pleasure po. At maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng inyong panahon para sa DepEd. Mabuhay po kayo. Anytime, yes, ma'am. Opo. Thank you po. Salamat. Okay, thank you so much. Ayan. Ayan, at least alam niyo na po mga kabadis, yung mga mangyayari sa darating na school School year. Yeah. So, bago yan, batingin ko lang po yung mga nag-message sa atin, Miss Jamie. Si hello kay Berlin Duludol. Good morning, Direk, at Ma'am Beautiful Jamie sa inyong at sa inyong guest. Always gorgeous and beautiful, Ma'am Jamie. Ayan. Ay, ang taray naman. Happy watching kay Evangeline Torsino. Siyempre kay Sherwin Marcoin, nagbalik. At si Nika Mendigorin. Hello. Hello po, Miss Jamie and Direk J. Sabi ni Nika Mendigorin. Kelly Lim, good morning Ate Jamie, ganda. Jamie Ganda and Direk GA at sa bisita nyo. Ayan. Hello, Miss Julie Ganda. Halloween and Sis Berlin. Ayan. back to you, sir. Ayan, back to you. Oh, sige. Ayan. So kailan po ulit yung ano, yung workshop po? Yung acting workshop namin by April 28 na po yung registration. Uy, malapit na. Mm-mm. So, yung formal na acting workshop, a week after or May 5, so 10 sessions po yun. Mm-mm. After ng 10 sessions, meron tayong dalawang shooting day. Ha? 2 days ba? Tara! Tapos, 2 days shoot yun. After ng shoot nila, yun na po yung pinaka-recital. Oh, yung film viewing. Oh. Ayan. Tama po ba, this coming Saturday, this coming Sunday yata yung orientation. Orientation. So, registration orientation. Yes. Yeah, so, yung mga naka-register na, marami na po tayong estudyante. Actually, wala pa pong nag-register dahil ang schedule namin is this coming Sunday pa lang. April 28 pa lang. Ayan. So, kung sino yung mag-enroll sa Sunday, yun ang i-orient. May ano po ba? May age limit po? 4 to 25 years old. Ayun. Ah, talaga, nilagyan nyo lang yung 25. Akala ko hanggang ano. 4 years old to 25 years old. So mga mamshi, yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, baka gusto ninyong i-enroll yung mga anak po ninyo, 'di ba? Yes. Kaysa alam mo yun, yung sa amin may ano eh, direct eh, may mga kakatok. Parang hihingi po ng ano, ng donation, mga ganyan. Ano meron? Parang paliga, mga ganon. Yung mga kabataan. Ay, naku, Miss Jamie, yung sa lugar namin, may ganyan din. Hindi ko alam kung ilang team sila. Pag nabigyan yung isang, kaya hindi na ako, dati nagbibigay ako. Kaso lang, pag nabigyan ako isang, ay, ikikwento sa ibang kabilang team, ay, si ano, si Direk nagbigay sa amin. Ano ginawa nyo kung ano? Hindi, pwede naman. Ako kami naman. Wala lang masama tumulong. Sumusuporta naman kami. Kesa mag, ano pa ng kung ano, no, mga droga, mga ganyan yung mga bata, di ba? I hate that. Mas okay na yan. Diba? This coming Sunday na po yan, no? Opo. So, magpa-register na kayo.
matuturuan pa kayo ni Direk. Oh, di ba? Actually, medyo kinakabahan din ako kasi syempre iba to. At yun nga, sabi ko nga rin kay Sir na yung gagawin namin, hindi basta-basta gawa lang kami. Kasi although hindi ko pa pwedeng i-announce kasi nga although sure na yon pero hindi pa pwede i-announce hanggat hindi sila mag-enroll. So, pag nag-enroll kayo, malalaman nyo pa yung mga surprise namin dun sa workshop na gagawin namin. So, ayun lang. Dahil dyan, sir, may ano na po kayo? Babatiin. May mga babatiin po ba kayo? Mga ganyan. Saan kayo pwedeng makontakt? Diba? Doon sa mga interesado na mag-enroll sa ramp modeling at saka sa acting workshop, available kami every Sunday sa Robinson Supermarket Lamuan second floor. Nandun po kami. Pwede rin kayong mag-message sa page namin, La Grossa Entertainment Production, or pwede rin silang mag-text through 0935-395-3767. Ayan. Okay, sige. Ayan, ikaw direk ano, may mga babatiin ka ba? Ngayon, yun nga yun sa La Grossa nga, this coming April 28 na yan sa Robinson Supermarket Lamuan. Every Sunday ang registration, di ba? This coming Sunday, April 28. Mm-hmm. So, doon sa mga interesado, wag na ho kayo mahiya. At gusto ko lang din ulit, promote this coming May 8 nga ito yung Absolute Hunk 2019 GOSI namin. Ayan, meron na kaming venue. Ito yung 18 to 28 years old na gustong mga maging model. Ito yung mga male models na mga newcomers na gustong pasukin ang pagrampa. Ayan. Mm-hmm. This coming may pag-GOSI kami sa May 4. So, doon sa mga interesado, wag ho kay mahiya. Ang detalye, nakapost po yan. Tapos, magdadala lang ng attire, white shirt and jeans. Tapos, bring din ng sexy bikini. So, yung mga interesado, open po mga models who doesn't have any titles yet. Ibig sabihin, hindi pa nagta-titles. Gusto namin, kami ang magtuturo, kami ang sa amin manggagaling, mag-undergo ng trainings. Yan ay sa Fermandina 88 Suites in front of Alimol Tuason Street sa Cubao. So, doon sa mga interesado, punta po kayo sa May 4. After lunch yan, hanggang hapon. So, sa mga interesado, PM nyo lang ho ako. Ayan. Oo. At dahil dyan, Miss Jamie. At dahil dyan. Ako'y babati na. Oo. Ayan. Happy birthday kay Pran Dexter Ferrer, kay Ralph WB Pasaway, Mark Ray So, Jeffrey Dalisay. Jeffrey, ang laki mga Cardo Dalisay. Advance happy birthday kay Richard Domingo, kay Trev Garnio, Mafel JB Silva, kay Chuck Temporal or Chucky Temporal, Paolo Anastasio, Jay Joseph, Ronces Valles, Martin Mamangon, Paul Paran, Jamerson, James Yap, Ked Slat, Gerald Dinoso, Nico Rodriguez, Don Canjan, Mark Papilirin, Jan Meng Edem, kay IC Josa, kay TJ Andaya, kay Ride Jesus, Rafael Sanz, kay Miss Elaine San, Elaine Lozano, ayan, advance happy birthday, ma'am. Kay John D. Guzman, Norberto Arevalo, Lucky Decena, Prince Chino Fajardo, Chester Vicencio, Leroy Tan, kay Miss Daisy Santos Parungao, Christoph Padilla, John Ray Ingay, Gabriel Angelo Kitoriano, Anthony Brillantes at kay Miss Che Ramos Cosho. Ayan, sa lahat mga magbo-birthday this week, ayan, happy, happy birthday po sa inyo lahat. And again, dun sa mga gusto ko lang pong batiin, Miss Jamie, yung mga nagpatuloy sa amin sa Bangal Bataan, sa mga Benigorin family.
basta may Ligore family, Lazaga family, lahat ng mga kinainan ko doon, nagkapal ng mukha ko. Ganun po talaga. Oh. Ayan, sobrang-sobra po ako nagpapasalamat at tinanggap nyo ako bilang bisita na ilang days yun, 4 days, dapat 2 days. Parang 2 days lang, inabot yata kami ng 5 days kasi from Friday. So, maraming salamat po. Alam nyo naman ako, hindi ko kumaarte. Diyos ko, lahat yan ng mga, ano. Ayan, thank you po. Thank you so much. Syempre, sa pamilyang Mendigorin and Karabot na in-invite nila ako doon sa probinsya. Kahit na alam nyo may mga niranas na yung mga lindol doon. Diyos ko, Lord. Ayan. Ang ipagpapasalamat natin, buhay pa tayo. Yes, and walang nasaktan. Ayan, at siyempre, after ng lindol, blackout, may mga ganun. So, ayan, thank you so much. Salamat mga nasa Bangal, Bataan. Ayan, salamat po sa accommodations. Mga ilang oras ba ang biyahe ng 4 hours. Ah, 4 hours. Pero kung walang traffic, nung pumunta kami from dito to Bangal, wala, mga 2 hours lang. Ah, talaga? Pero nung pauwi kami, mga 3 hours. Kasi di ba, naalala ko nga pala, pag probinsya nga pala, dire-diretso na yung hindi na sila pwede mag, hindi na yata pwede mag-park-park. Oo. So, ayun naman, ibigin natin sa yun. Ayan. Thank you so much. Thank you. Thank you sa ating guest. Yes, aming guest. Ayan. Si Sir. Makakasama ko, makakatrabaho ko na kayo. Hindi na soon, malapit. Malapit na, April 28. Ayan. So, doon sa mga gusto magpa-register na po kayo. And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Again, maraming salamat po. Doon sa mga nag-alala, mga kamag-anak ko, kasi mukhang nakita nga nila na post yung video ko na lumilindol, nagbo-broadcast. Sabi sa akin ano ka ba naman? Sabi nila, lumilindol, sabing ganyan. Nagbo-broadcast ka pa din kasi nakita nila ata yung clip na kumalat na sa social media. ganun po talaga ang trabaho namin. Oo. Ngayon, sa family ko rin sa Cavite, yung mga nasa Cavite, okay ho ako, wag ho kayo mag-alala kasi hindi ko sila kasama. Oo. And sa nanay ko, sa kapatid ko, okay ako, sana okay din kayo dyan. Alam nyo naman, pag hindi ako nagparamdam, ibig sabihin, okay pa ako. Pag hindi ako okay, paparamdam na ako. Paano ko paparamdam? Ayan, hi to all my friends and family, syempre. Ayan, and sa, ayan, kay, Kanino? Kay Lablab? Hindi naman. Ay, kanino ba? Hindi, sa friend ko. Sa mga friends ko, syempre. Ayan, natatawa tuloy sa'yo si Sir. Ito, may mga iba pang mga comment na hindi ko na ata mababasa. Thank you, hi, Ma'am Gia Cruz Buenaventura. Sorry po doon sa mga iba na hindi na namin nabasa. Kay Ma'am Ana Marie Mendoza. Diba? Blooming daw ba ako? Hindi, ho ito? Tindaho ito ni Valentina. Punta ho kayo sa Taytay. Diba? Happy birthday kay Ralph WV. Yes, ayan. Kay Ralph. Kay Ralph Pasaway. Ralph WV. Ayan, sige. Maraming salamat po. Kami po naman ni Direct GA. Magpapaalam na. At mamimiss ko na naman siya dahil Miyerkules na naman ang balik ni Direct GA. Ayan. Thank you. Thank you. And God bless everyone. Ako po si Jamie Quinto. Mantabayanan po ninyo sa ilang sandali ang mga ito po ay mga sinipi ng ating news and current affairs. Ang mga balita, ihahatid po maya-maya lamang. Ang oras natin, 11:34, at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng PCSO sa bawat taya para sa kawang gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o SBL na sa probinsya nyo na. Exciting ang mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite SBL sales representatives para makasali at manalo sa SBL 3 times a day. Every day sa SBL Bayan ang panalo. STL nasa probinsya at kahit dito sa Metro Manila nakakapaglaro na rin tayo ng STL game. 3 times a day maaaring manalo. Bili na po ng mga tickets sa inyong favorite authorized sales representative ng STL at agent para makasali at manalo. Tara na tangkilikin at ating laruin Lotto Games sa Kino. Pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ng makakaskas.
rush ng swerte at bagong small town lottery. Kaking hawahan kinabukasan, lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Bumaba ang alin? Oo, bumaba pero magkasinghaba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap, mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kay misis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa batas at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody! Mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody! Alas 10 hanggang alas 11.30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Homebody! Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang...